Kaya pinapakita ko lang sa inyo kung sino talaga. Ang dami, no? So, pipili. Sir, anong masasabi mo sa kwento ng May Team Malacanang, sir? At least, dito ngayon, sa pelikulang ito, na itatama na malaman ng buong Pilipino kung ano talaga ang nangyari. So, saludo ko sa Viva Pianza at saka kay Direk Daryl Young. Ayan, mga kababayan. Mabuhay ko kayo. Salamat. Dami, no? So, pipila din si ma'am. Mukhang bagong dating lang siya. So, yan po ang mga eksena dito sa Robinson. Ayan, yung mga ticket nila pinupunit na para pumasok sa sinihan. At ready na si kuya. May bit-bit pa ang chicharon. Itong kita nyo po sila. Excited po sila. Gusto daw nilang manood dahil gusto din daw malaman nila yung history sa mga Marcos. Ano ba? I'm looking forward dito sa movie na to. Tapos yun, yung first day andito ako, like yung pinaka first showing dito din. Tapos din nila ko yung kapatid kong kakamping. May dinala kang kakamping na ano? Kapatid ko. Kapatid mo? Yes. Bakit kakamping siya tapos ikaw BBM? Ah, kasi kami ng dalawa kong kapatid na lalaki, BBM talaga kami, and then yung babae, kakamping siya. Siguro kasi kami nung kapatid kong lalaki, lumaki kami yung nakikwentuhan ng papa namin, what it's like to be sa era ni Marcos. Oh, okay. Ganun. Pero okay naman kayo, sir, hindi naman kayo nag-aaway. Siyempre, regarding nung, a political ideology nyo. Siyempre, during elections, ganyan, nung time na election. May pagtatalo. At saka yung time na mainit yung lahat, kakamping versus ganyan, mga BBM supporters, ganun. Eh, anong sabi niya nung napanood niya po yung Made in Malacanang? Siyempre, noong una naririnig ko siya na bumubuntong hining, in-scam ko kasi siya. Ang sabi ko sa kanya, kain tayo dito sa Robinson. Tapos nagulat siya, may ticket na ako. So, wala naman siyang nagawa. So, ayun, nag-transit kami sa taas. Sabi niya, sabi niya na parang for her, as a kakamping niya, wala naman masyadong na-revise, wala naman nabago. Parang umikot lang talaga yung storya dun sa family nila. Nung time na bago mangyari, diba? Ewan ko, ako I'm so emotionally attached. Pangatlong beses ko na, friend. Oo. So talagang iba din yung philosophy mo regarding sa mga situation sa politika, no? So gusto mo lang maano din yung kapatid mo, kung ano yung talaga yung totoong nangyari. Opo. At saka kasi ako, parang siguro kaya ako emotionally attached dito kasi syempre ito yung nakikwento sa akin ng papa ko nung bata ako . At saka yung papa ko part siya ng nakipag-away siya noon. Tinitanggol niya yung mga Marcos against dun sa mga nasa Malacanang. Kaya feeling ko pagka napapanood ko siya, parang feeling ko andun yung papa ko, parang ganun. Ay, so ibig sabihin wala na yung papa mo? Wala na. Ay, sorry for that . Kaya, sir, salamat ha. Naibahagi mo rin yung reaction mo. Opo. At saka, kung may nanonood, alam nyo, sana panoorin nyo na huwag nyo muna i-judge yung palabas kasi sobrang ganda. Yung movie na to, it tackles family, yung emotions nila. Napakaganda, lalo si Christine Reyes. Napakagaling. Pangatlong best ko na ito pinanood, hindi pa rin ako nabibigo. Si Carla Estrada, galing din. Si Manang Biday, anong masasabi mo sa kanya? Ewan ko, actually, silang tatlo naman. Natutuwa ako sa kanilang tatlo kasi parang ang galing nila. Kasi syempre, hindi naman talaga siya. You mean Manang Biday as yung character o yung mismo? Yung character mismo. Okay naman silang tatlo, silang tatlo na lang . May kanya-kanya sila ng time na nag-shine . Pero ang masasabi ko, sobrang ang galing nila magtikel ng emotions ng tao. Kasi sila yung magiging cause kung bakit ka tatawa. Sila din, most of the time, sila din yung
cause kung bakit ka iiyak, pero Christine Reyes talagang pinaka-shining. Mm-mm. Kasi parang siya yung pinaka-nagdala dun, ano? Yes. Nung drama talaga. Totoo. Ayan. Ang ganda. Sana panoorin nyo. Ayan. Salamat, sir. Anong name mo, sir? Carl. Ayan, sir. Salamat po sa inyo. Ako si The Wonders sa Philippines. Ay, napapanood. Oo. Ha, thank you po, ha. Thank you po. Ayan, mga kabayan. So, medyo, ano si sir. Ayan. Sir, musta po kayo, sir? Ayan, ako si... Brother, may nakamiss na Ferdinand. Ayan, Ferdinand din pangalan niya, sir. Ferdinand ka rin ba? Hindi po, ha. May nakamiss na Ferdinand. Ah, okay. Shoutout sa inyo. Ayan, i-ano natin, eh. Ayan, yung mga ticket nila, pinupunit na para pumasok sa sinihan. At ready na si kuya. May bit-bit pa ang chicharon. Itang kita nyo po sila. Excited po sila. Gusto daw nilang manood dahil... gusto din daw malaman nila yung history sa mga Marcos. Ano ba ang totoo, mga kababayan? Ayan, kita nyo po. Pila-pila sila. So, ito yung ano, mga kababayan, na mapapansin nyo, ha. Hanggang ngayon po, ilang araw na ba? August 3, 4, 5, 6. 3 days na po ang Made in Malacanang. Until now, mapapansin nyo, pila-pila talaga sila. So okay rin sana makita natin yung katips kung pinipilahan ba. So na ano ko kasi, na laman ko sa guard dito sa Robinson, hindi naipalabas ang katips. Hindi natin alam. Yun po ang sabi ng guard. So para malaman nyo lang po ang katotohanan dito, mga kababayan. Bakit kayo hindi pinalabas ng katips ang bakit hindi kayo na ipalabas ang katips dito sa Robinson, mga kababayan? Ano sa tingin niyo ang dahilan? Pila-pila. Okay, mga kababayan, ayan ang tunay na nangyayari ngayon. Talagang pila-pila ang Made in Malacanang. Two times ko na pang pinanood, mga kababayan. Pero in fairness, maganda po yung Made in Malacanang. At ito'y nakakaiyak. May mga eksena na nakakatawa. At nakakaiyak talaga, mga kababayan. So, mag-comment po kayo. Alin bang totoo, sino bang pinipilahan, yung katips o yung Made in Malacanang? Mag-comment po kayo. Kasi yung iba kasi hindi nila pinapakita yung tunay na kaganapan, eh. So nandito tayo sa Robinson, Manila. Para ipakita sa inyo yung tunay na sitwasyon dito. Ang pinipilahan ngayon ay Made in Malacanang. Ayan po sila. So mamaya, mag-interview po tayo. Ano ba yung reaction nila after nila mapanood ang palabas? Yan, Made in Malacanang. So 40 million plus na daw ang kinita, mga kababayan. Sabi ni ate, nasa 71 na daw, eh.